sa PGPWD, marami na pong balakid, maraming may mga taong gustong humarang, at nag-petition pa sa COMELEC na opposition sa pag-approve ng aking substitution. Pero today, dinismiss na yon ng COMELEC. At kahit may petition pa sila sa Supreme Court, naka-auto office na po ako, kaya tinatawag doon ay moot. It is now moot. The issue of opposing my substitution is now moot because I have already taken my oath and will assume office afternoon, after 12 noon of June 30, 2022. Sa Lunes po or mamaya hapon, pupunta na ako sa House of Representatives para mag-submit ng aking oath of office at makarequest kami ng ground floor na opisina dahil napakahirap po maging PWD at kung kama-assign sa kataas na palapang. So, I can't tell you how relieved I am after all of these issues sa substitution ko. At magsalamat po ako sa inyong lahat sa pag-support all the way, sa prayers nyo at sa mga statements of support nyo. Lalo na po sa mga persons with disability na may mga organisasyon at sa mga sa pamilya. Sana ang tatlong taon natin ay naging productive at nangyari naman ito kung isusupport niyo. Magbibigay kayo ng mga mungkahi sa ating mga pangpalang batas. Kaya excited naman po lahat ng mga sali sa Consultative Council at sa July bilang celebration ng ating National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Eh, meron po tayong consultation face-to-face at sa Zoom na rin sa ating constituents, mga persons with disability at may mga sakit, may mga chronic illnesses. Kaya, I want to thank especially my campaign team, the board of P3PWD, and my family for believing in me from the start, for standing with me. Kasama na po yung mga madre at mga ilang tao lang at kaibigan, mga sorority sisters na tumayo sa kasama ko sa Manila Cathedral in public disclosure po ako tungkol sa aking separate opinion sa COMELEC. At nakakuha po ang P3PWD ng 391,000 votes. Nang minimum lamang sa isang seat ay 235,000. Malaking boto po talaga ang nabigay na sa akin ng mga kakampi. Kaya salamat po sa inyo. Lalo na po sa mga Youth for Learning, sa mga Batangas, Laguna, Bicol, mga kamag-anak ko dyan, mga Villena sa Batangas, hello po, Negros Occidental, Capiz, Antique, at kasama na rin sa Iloilo City, especially si Nalisa, Sagan, at si Manoy, Ramon, Laurista, at ang mga UP Silak, Silab Sisterhood, at ang UP Delta Lambda Sigma, ang mga Cisco, at ang mga close friends ko po na sumama sa campaign, ang cousins ko, at lalo na po sa Quezon City, ang mga nag-support po sa amin, number one po kami sa Quezon City. Kaya maraming salamat po sa taga Quezon City at Laguna. Doon po sa Muntinlupa, kahit hindi ako umapak sa Muntinlupa, ay marami po kaming boto doon.
tinitingnan po namin yung mga number of votes in every town and no, sa kahit po sa pinakamalayong bayan, meron po. Meron po kami vote. Kahit 22 votes lang, meron po vote ang PPPWD. Kahit sa Brooks Point, ni Tita Shoot, Pascual, maraming vote doon. Abot po kami ng Palawan. Kaya, maraming maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at naway makapagsilbi kami sa inyo, lalo na sa mga PWD na yung mga sakit. Kaabot ng aming makakaya at makakaasa po kayo na maglilingkod po ako po ng buong katapat at buong isa. Maraming salamat po. Buena Guanson po ang kinatawan ng P3PWD list, party list sa House of Representatives. Salamat din. Daghang salamat sa inyong tanong.